Hey guys, gagawa tayo ng fudgy flan. At ito ang ating first step na gagawin. Sa dalawang lianera, maglagay tayo ng 2 spoon na white sugar. At gagawin natin, ilagay sa apoy yung lianera na mayroon white sugar. Tutunawin natin dito sa apoy, sa mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Dahil mabilis ito masunog. At uusok yan pag nasunog. Ganyan, natunaw na, naging caramelized na. At second step na gagawin natin sa isang bowl. Ang fudgy bar na gagamitin natin ay parang, ano yan, kulay dilaw or vanilla flavor. Basta kulay yellow na fudgy bar ang ginamit ko dyan. Hindi natin uubusin yung isang pack kasi sobrang dami. Mga 6 na piraso lang siguro ginamit ko dyan. At yan, ilalagay natin sa bowl at dudurugin gamit ang ating kamay. At yung gloves na plastic ang ginamit ko dyan para makapagdurog tayo ng fudgy bar. Ganyan, imamas lang natin hanggang sa madurog lahat yung ating fudgy bar. Dudurugin natin ng mapino. Lahat kailan pantay-pantay para walang mamuumuo na sa batter natin mamaya. Ganyan gamitin natin ng kamay para mabilis. Kung mayroon kayong food processor, pwede din. Pero yan lang yung ginamit ko, mano-mano lang. At maglagay na tayo ng isang lata na condensed milk after natin madurog ang fudgy bar. 1 can na big condensed milk, kahit anong condensed milk pwede. At yan, gamitan na natin ng wire whisk para ihalo na natin yung ating fudgy bar at saka condensed milk. Nagdagdag din pala ako dyan ng 2 yellow egg or egg yolk. Ayan, separate lang natin yung white egg saka yellow. 2 egg yolk lang ginamit ko para mas maganda ang kulay ng ating fudgy flan. At yan, imimix natin gamit ang wire whisk ulit. Mix-mix lang natin hanggang sa magpantay or lumapot at mapino ang ating mixture. At sa isang pot or kaldero, maglagay tayo ng 1 cup, 1 and 1/2 cup na water or tubig. At ipapakuluin natin. Ayan. Hintayin natin kumulo ng saglit para ilagay natin yung isang sachet na gelatin, yung clear lang, yung walang kulay at walang flavor. At yan, pagka kumulo na siya, ilalagay na natin yung ating fudgy bar mixture. Ayan, sa mahinang apoy lang guys, i-low heat nyo lang para hindi siya umapaw. Ganyan, ilagay natin lahat para hindi masayang. Yan, gagamitan natin ng wire whisk ulit para panghalo dyan sa mixture natin na gelatin at saka fudgy bar mixture. Simutin natin kasi sayang, mahal-mahal ng mga ingredients. Ayan, i-ano lang natin, i-mix natin ng mabuti para hindi siya dumikit. Kung mayroon kayong vanilla, pwede din maglagay kayo. Wala kasi akong vanilla. Ayan, i-mix lang natin gamit ang wire whisk. Pero mahina lang yung apoy dyan para hindi masunog or dumikit yung ating fudgy bar. Dahil na-mix na natin ng clear na gelatin. Ayan na yung itsura niya. Malapot na siya. At yan, tapos na. At yung ating lianera na may sugar na tinunaw, dyan natin ibuhos. Bali, 2 leche flan, fudgy flan pa lang magagawa natin. Same size lang naman yung lianera natin. Yung isa kasi parang nag-expand, oh. Ayan, bali, 2 fudgy bar ang magamit natin. Ano, 2 fudgy flan pala sa 2 lianera. At yan guys, ipalamigin natin sandali, ilagay natin sa ref. Mga 45 minutes, ilalagay natin sa ref doon.
para palamigin. After 45 minutes, ito na yung itsura niya. Ilalagay na natin sa plato. Ayan na. Naging leche flan na talaga yung itsura niya. Sobrang ganda ng pagkagawa niya. Sobrang lambot. Saka napaka pinong ang kanyang kinalabasan. At yan ang ating recipe for today. My homemade fudge flan. Kung mahilig kayo sa mga dessert, pwede kayong gumawa ng ganito. Kung walang itlog na sapat, yan na lang gamitin nyo. Fudge bar. Yan, dalawang fudge flan ang nagawa natin. Napakaganda at saka napakasarap. At ang tamis dahil meron siyang caramelized sugar. Thank you sa panonood. At saka follow kayo sa aking Facebook.